Mula sa Tuguegarao City, good morning everyone! Or as we say it in the Ibanag language, Diyos taumani ka mong amin! This is your King of the World. Samahan niyo ako para sa isang epic adventure at saksihan ang katuparan ng pinapangarap kong pag-ikot sa buong Pilipinas gamit ang mumunti nating motor. Ready na ba kayong lumarga? Let's go in 3, 2, 1! In this Philippine Loop episode of King of the World. So ayun na nga guys, nandito na tayo sa loob ng kwarto natin sa Laguno City Inn dito sa General Santos City. At tired. Pahinga muna tayo. Good morning mga kahapon. It is now day 10, January 30, 5:25 in the morning. And Josta umani ka mong amin, welcome to General Santos City. Shout out po sa mga workers dito sa Lanugo City Inn. Good morning. Good morning po. Welcome once again to Sarangani. Ang sarap naman ng hangin. Ang lamig ng simoy. Good morning. 7:43 in the morning, January 30, 2024. At yun nga, sabi ko kanina, pupunta tayo ng Barangay Batulaki sa southern part of Sarangani Province. At doon tayo pupunta sa southernmost part of mainland Mindanao, ang Tinaka Point. Hopefully everything goes well. Gusto ko talagang pumunta sa southernmost point. Tapos pagbalik natin ng pagod food, pagpunta natin ng USS Stingray, punta naman tayo doon sa northernmost point ng Luzon. Hindi kasi siya Hanas, hindi siya Apari, hindi siya Santa Ana, kundi yung sa may USS Stingray, malapit doon yung northernmost point ng Luzon. So from the very south to the very north, yun ang pakay natin for this trip. Ang ganda ng kalsada dito sa Municipality of Alabel, grabe. Well, dapat lang talaga na magandang kalsada dito dahil sa Alabel matatagpuan ang kapitolyo ng Sarangani Province. Les Camo, Dayon Camo, Talos Cano, welcome to Malapatan! Hinabol talaga eh. Dang, ganda! Malapatan, Sarangani Province, ang ganda mo! I don't know if you can see it, but look at that backdrop. Ganda ng haze sa mga bundok. Dang! Ito yung mga tipak ng bato na nahulog ng earthquake. Grabe, nakita ko to sa pictures. Yan o. Welcome to our town, tour town, Glen Sarangani. Woo-hoo!
kulit naman ng pangalan ng barangay na to, Small Margus. Cute. Sir, gandang umaga po. Yung barangay hall po ng Batulaki. Dito po. Okay. Thank you po. Ooh. Oh, may river crossing. Hindi lang naman. Morning po. Ma'am, saan po yung barangay hall? Ah, diretso lang. Ah, thank you. Yeah. Thank you po. Alright, so welcome to the barangay hall of Barangay Tinaka. Oh, Batulaki. Ano po yan, sir? Mag-inquire lang po dun sa pagpunta po ng pinaka-point sana. Sa parola? Oo. Parola. Okay. Parola. Sa parola po. Nandito po tayo sa Batulaki Barangay Hall. Kasama po si Ma'am Angie. Kayo po ang ano dito? Midwife po. Kasama ko po si Ma'am Lala, yung nurse namin dito. Ay, Ma'am Lala. Nurse din po ako eh. Nurse. Ayan. Maraming salamat, thank ma'am. Sir. Ingat. Thank you po. Ano po ninyo? Alma. Makasama po natin ngayon si Ma'am Alma. Siya po ang mag-aasikaso sa atin na mag-secure ng bangka papunta dun sa parola, ang tawag nila dito sa lighthouse dito. So sa inyo po mismo yung bangka, ma'am? Kapatid po. Sa kapatid niyo. Magkano po yung renta? Depende yung ilang lang yung ibigay nyo sa kanila. Ay, ganun? Kasi malapit lang yun. Okay, so kasama ko si Ma'am Alma, si Ma'am Clara at saka si Arvin. Welcome to Batulaki Beach. Yan na yung Balot Island. Okay. Ang kalmado lang ng tubig, guys. Meron to. So ito po ang dulo ng Batulaki Beach. So we are leaving Batulaki Beach. Eto na po, papunta na tayo ng Parola, ng Tinaka Point. Let's go! Kita mong very close-knit community dito sa Batulaki Beach. Ano bang tabang, ano, tama pronunciation? Batulaki? Hindi ka naman galit. Linaw ng tubig. Papababa na tayo. Anong may tawag ba sa beach na to? Parola lang. Grabe guys, napaka-peaceful ng beach dito sa Parola. Nakatuwa. And that is Balut Island. Ito na, ang umpisa ng tunay na kalbaryo. Paakyat ng Parola, o ng lighthouse. Ang taas. Tinitingnan ko pala, ang pagod na ako. Tayo sa paakyat baba. Umpisa pa lang ang akyatan. Wala na. Kinakapos na agad. Ayun o, training o. Ito na ba yun o meron pang akyatan? Ayun na yun.
Ayan, doon tayo magpahinga sa taas. Tao po! Tao po! Tao po! Hi, doggo. Puppies! Tao po! Paano ba yan? Mukhang walang tao. Di natin makikita yung lighthouse mismo. Tao po! Tao po! Ngayon pa ba tayo mag-give up? E nandito na tayo. Malay natin may magising. Ayun. Sir, good afternoon po! Ngayon nakarinig na rin. Kaya hopefully pwede tayo pumasok. Sir, magandang hapon po. Ay, magandang umaga po. Sir, babakasakali lang kung pwedeng ano, makita yung lighthouse. Ah, ganun po ba? Kahit saglit lang po? Talaga. Buwawaan kasi kami dito. Okay. Sige po, sir. Kung ganun po, eh, hindi ko na ipipilit. Maraming salamat po. Pasensya lang kasi dami rin gustong umakyat dito. So, pinagawa lang namin. Okay lang po, sir. Walang pa problema. Eh, sinubukan ko lang naman. Salamat, sir. Okay po. Magandang umaga po. Okay, guys. So, unfortunately, hindi po tayo pwede pumunta doon sa lighthouse mismo. We tried. Ganun talaga. Shoutout po kay Sir Ortega ng Philippine Navy na nakastation dito sa ano, Parola. Trivia, guys. This bit of rock na kinakatayuan ng lighthouse, this is the southernmost point of mainland Mindanao. Kaya, grabe. So lucky to be here. So lucky to have visited. Pero bago tayo umalis, palipad muna tayong drone. So that is it for Parola Beach, or according to Google Maps, Tinaka Point Beach. Balik na tayo sa Batulaki. Let's go. Teka, bago tayo umalis, si Arvin, Jamel, kuya, ano pangalan mo? Winmark. Tapos si Sir Arnel, okay. Sila po yung nakasama natin dito sa Parola Beach or Tinaka Point. If you need boat service, hanapin nyo lang si Kuya Arnel. O kaya si Ma'am Alma sa Barangay Health Office. Bye-bye. Thank you for the memories. Tinaka Point. Bye-bye, Balot Island. I'm currently on Celebes Sea. Grabe. We're back on Batulaki Beach. Thank you very much sa lahat po nang nag-facilitate nitong trip na to. Grabe. Nakatawa. Especially Arvin. Kung wala si Arvin, eh, hindi masaya yung trip. Kahit na kasi mangot siya. Goodbye, Batulaki Beach. Woo! Ah, dito na. Ma'am, thank you po. Thank you so much. Bye-bye. Pumerienda mo lang. Thank you. And that is it for Tinaka Point. Grabe, fulfilling. Na-fulfill ko yung gusto ko na pumunta dun sa southernmost part of mainland Mindanao. At my heart is full. So now it's time to go back to General Santos City and proceed to Lake Cebu. We will spend the night in Lake Cebu. Dito tayo sa 2J's Lechon House and Eatery sa Big Margus, Glan, Sarangani Province. Anong pangalan mo, ate? Anong pangalan mo? Oh, shout out po kay Ma'am Rachel. Girly, okay. Noted. Time check, 12:47 in the afternoon. Dito pa tayo sa Glan, sa Sarangani. At lunch na tayo. Lechon Paksiw, saka Sitaw. So yun guys, nandito tayo ngayon sa 2J's Lechon House sa Big Margus, Glan, Sarangani Province. At kasama natin si Ma'am Tata. Siya pa yung may-ari ng place. Ma'am, ano po yung mga ano dito? Mga, bukod sa lechon ha, ano yung mga sikat dito sa inyo?
May balbakwa, ganyan. Merong lechon paksi, bestseller din yan. Sa humba. Ano po yung humba? Humba. Humba. Ano ba sa Tagalog yung humba? Wala, iba pala ang pangalan, no? Humba yung ano ba? Yung taba na babo, yung gining na slice, tapos matamis. Iba kasi yung pangalan dito, parang yung balbakwa sa atin sa Luzon. Yun yung bulalo natin doon. Balbakwa ano, dito. May boto din sa Manila. Oo. Baka makapasyal kayo dito sa Mindanao, dito sa Big Mar. Baka gusto niyo mag-tour. Maraming mga gagandang tanawin dito, guys. At saka pag magugutom kayo, magkain kayo dito sa aming karinderya, to Jay's Lechon House. May lechon kami everyday, guys. Masarap. Ay, patikman ko si Sir, oh. Balat. Thank you po. Ayan, mapibigyan pa tuloy tayo ng balat ng lechon. Balat ng ba? Ayan po. Ano yung tawag dito? Balbakwa. Ay, ito yung balbakwa. Ah, okay. Tignan mo, masarap ba sa... Tinatawag nilang balbakwa. Courtesy of Ma'am Rochelle. Girlie. At Ma'am Tata. Nanong ko ito, sorry. Itong lechon, lechon namin. Iba yung binigay. Sabi ko yun. Ito po. Thank you very much, Ma'am Tatag. Welcome po. Para maganda din yan para manoon yung ano namin. Kainan naman. Trios pa kami ha, nag-lechon dito. Everything po talaga. Holy crap. Girl, wala niyo mag-isira ang platter. Ba yung balat? Kasi may mga balat din ng baboy na hindi crispy. Narinig nyo naman siguro kung gaano ka-crispy yun, guys. Ulit, nandito tayo sa harapan ng 2J's Lechon House. Masarap po yung lechon nila. 3 years na raw silang everyday nagluluto ng lechon. Kaya kung madaan man kayo dito sa may Glan area, papunta dun sa Davao Oriental, na kayo dito. Masarap. Sir, thank you po. Okay, so tapos na tayo sa 2J's Lechon House. Ang swerte naman natin sa pinagsapan natin. What's there to be afraid in Mindanao, guys? Grabe, very good ang mga people. Nakakatuwa. Especially when they learn that we just use the motorcycle coming from Luzon to Mindanao. Tuwan-tuwa silang nakikita tayo. Manalo. Alam mo yung you just have to be friendly enough to approach them and talk to them. Strike a conversation. At very willing naman sila makipagkwentuhan. Grabe. Nakakataba ng puso. Naramdam mong tanggap tayo ng mga taga-Mindanao. Masaya. Shoutout po ulit kay Ma'am Tata saka kay Sir Dennis ng 2J's Lechon House. Napakasarap po ng mga ulam ninyo, especially yung lechon, crispy talaga. Kayo ba naman ay magluto ng lechon for 3 years, everyday for 3 years? Eh talaga naman, makakabisado nyo na kung paano yung tamang-tama at perfect na timpla ng lechon saka ng crispiness niya. Bago nga pala magkalimutan, gusto kong i-shoutout yung mga nag-comment ng Mabuhay Philippine Eagle Center nung nakaraang video natin. Si Randy Torella, Chester Carandang, Norway Saludares, Vincent Bagakay, Jim Sally, Jomel Dando, Lou Benedict Bangit, 2J Brothers, Alexander De La Cruz, Fredinel Golosino, Raven Calueng, Alan Baredo Jr., Julia Galan, Erwin Everywhere syempre, Marvin Insense, at syempre hindi mawawala si Mother Pie, ang aking putihing nanay, at ang aking may bahay, Mami Pao. Thank you very much. Sa totoo lang, kabado ako nang umpisahan natin ang biyahe sa araw na ito. Matinding research din ang ginawa ko dati kaso wala talagang masyadong documentation pagdating sa dulo ng mainland Mindanao. Kaya naman sa pag-alis ko sa mga barangay ng Batulaki at Big Margos, napuno na naman ang puso ko ng saya at labis na nawala ang pangamba dahil sa angking kabaitan na ipinakita ng mga lokal sa kanilang bisita. Grabe, ganda ng Mindanao, ganda ng Pilipinas! Woo!